Sa isang matinding balita, napaya si Boyeng Remulla sa Madrama tapos mabigong may bawi si Kung Teves mula sa Timor-Leste. Kahit na tila confidential sa paghuli kay Teves at sinabing justice has been served, hindi raw niya alam ang mga batas at proseso sa ibang bansa bago siya pumunta roon. Ang kanyang pag-uwing luhaan ay pinagtawanan ng badla. Sa kabila nito, diretsyong sinabihan ni Atty. Tipasyo si Remulla na kengkoy raw ito dahil sa mga nakakahiyang gawain niya at aksyon kung saan nasayang lamang ang pera nila sa pagpunta sa Timor-Leste para sa walang kabuluhan. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng malaking kahihiyan kay Remulla at nagpapakita kung paano niya inaksyonan ang sitwasyon na tila walang seryosong pag-aaral o kaalaman sa kaukulang batas at regulasyon ng bansa. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Hindi, ang sinasabi ko, hindi porket na pina-aresto mo ay aarestuhin. Mm-hmm. Nasa, depende pa rin sa proseso noong pamahalaan. Katulad nga nito, di ba, inigit nila nung hat na hat sila, ha? Na deportation, kaya isasama na nila, etc., etc., natataranta silang pumunta roon. Eh, hindi naman nila naisama kasing ha, eh, request lang po yun. Mm-hmm. Ha? Kasi naman yung pamahalaan natin, ha, eh, mga abogado pa namang ito, ha, na alam naman nila yung constitutional presumption of innocence na meron din sa Timor-Leste. Tira del tira. Kay terrorista, kay justice has been served. Ano justice has been served? Eh, preliminary step lang. Eh, patunayan nyo muna rin sa Pilipinas na may kasalanan. Mm-hmm. Eh, wala na nga kayong witnesses eh. Respetuhin nila yung sovereignty ng Timor-Leste at huwag nilang pangungunahan. Eh, mm-hmm. Kahit tulad yan, deportation daw. Eh, wala. Kung hindi naman na-deport sa ngayon, oh, eh, di kengkoy sila. Mm-hmm. Kengkoy pala kayo eh. Galangin nila ang proseso kasi alam nyo po, hindi naman pag sinabi nilang deportation, eh deportation na ang gagawin ng pamahalaan ng Timor-Leste sapagkat they are dealing with a sovereign state, so they have to follow the process of the government of Timor-Leste. Mm-hmm. Maroon nyo po bang ibahagi sa amin yung naging bilin kung meron man si former Congressman Teves matapos siyang maaresto? Tuloy-tuloy po ang kanyang hearing. Actually, nung Sabado po, ay kahit Sabado, ay nagkaroon ng hearing. Wala lang po kahapon, ngunit ngayon, ay tuloy na po ang hearing niya. At doon po, after mga 15 days or so, depende sa takbo ng hearing, ay malalaman po kung anong disposition kay Congressman Teves. Sapagkat, ang klaro po dyan ay walang nilabag na batas si Congressman Teves sa Timor-Leste at ang kanyang pagkakustudiya ay dahil lamang sa request ng ating pamahalaan. Mm-hmm. Attorney, una nyo nasabi dati na yung red notice list, hindi otomatiko na arrest warrant. Pero ito po, na-aresto na yun yung kliyente. Ano po ang reaction nyo roon? Hindi, ang sinasabi ko, hindi porket na pina-aresto mo ay aarestuhin. Mm-hmm. Nasa, depende pa rin sa proseso noong pamahalaan. Katulad nga nito, di ba, inigit nila nung hat na hat sila, ha, na deportation, kaya isasama na nila, etc., etc., natataranta silang pumunta roon. Eh, hindi naman nila naisama kasing ha, eh, request lang po yun. Mm-hmm. Ha? Kasi naman yung pamahalaan natin, ha, eh, mga abogado pa namang ito, ha, na alam naman nila yung constitutional presumption of innocence na meron din sa Timor-Leste. Tira del tira. Kay terrorista, kay justice has been served. Ano justice has been served? Eh, preliminary step lang. Eh, patunayan nyo muna rin sa Pilipinas na may kasalanan. Mm-hmm. Eh, wala na nga kayong witnesses eh. Nag-recant ng lahat eh. Ano ba sasabi nila? In any case, ang sabi po ng NBA kasi importante na aresto na siya at nasa kustudya na ng mga otoridad sa Timor-Leste. Anyway, isang option po ninyo ay yung inyong muling paghingi ng political asylum. Una na kayong humingi noon, na-deny, nag-appeal kayo, na-deny din. Meron mo ba kayong bagong argument para mapagbigyan yung inyong kahilingan? Meron pong ginagawang mga hakbang yung aming mga abogado sa Timor-Leste. Sapagkat sa ngayon po, now that it is before the courts, ay tuloy-tuloy na po yung proseso at this will be subject to processes at
everything is on the table. Mm-hmm. Whether pag-grant ng political asylum or safe refuge, o yung hinihiling ng ating gobyerno na ma-repatriate, everything is on the table. Okay. Kaya nga sinasabi ko, huwag nilang ituring na achievement to kasi talagang proseso yan, Interpol yan, kahit alimagong bato, kayang pa-aresto. Legal remedies na pwede nilang i-present doon, mapagbigyan sila at ma-approve o ma-approve nitong asylum na ito. So mga kababayan, eto kasi ang sistema. Okay? Una, ano ba yung asylum visa na yan? Actually, dito sa Amerika may kaibigan ako na-approve siya asylum visa. May segue ko lang ng konti. Yung kanyang asylum visa ay, teka lang, okay pa ba yung isang vlog natin? Teka. Right? Ah, okay, very good. So actually, yung asylum visa, pwede mo yan ihingiin sa mga bansa na kung saan merong ganyan kung ikaw ay in danger sa iyong bansang inalisan. Okay? O tinakasan dahil may mga demonyo na katulad ni Lisa Ahas Araneta Marcos. So may yung ina-apply nila Kong Tevez at nila Atty. Topacio, ito yung political asylum na kung saan humihingi sila ng proteksyon kasi nga umalis siya sa Pilipinas dahil nararamdaman ni Tevez na tutuluyan siya ng gobyerno ni Marcos Jr. Kasi ang totoo, kumbaga wala pa ngang pagdinig. Kumbaga dun sa mga press conference na ginawa ni DOJ, Bongbong Remulla na sangkot sa mga ilegalidad, sa press conference nila, kinonvict na nila na sinabi nga nila dun, 99.5% ay sold na ang kaso or crime. Ganun din yung ginawa nila kay General Bantag, 'di ba? Inuuna nila ang press con or trial by publicity. Sa kanilang mga press con, kinoconvict na nila yung tao katulad na ginagawa sa akin. O sa kani-kanino pa, 'di ba? Anong mga kasinungalingan, nagtanim ng kung ano ng mga kaso. So ang gusto nilang ilagay sa isipan ng taong bayan, once na magkaso sila sa kahit kanino, ay convicted na. You know what? Kahit sino pwedeng mag-file ng kaso, kahit kanino, kahit trip-trip lang, katulad ni Lisa Ahas Araneta Marcos at ang gobyernong ito, kahit ikaw palangga. Okay? Romeo, kung sino ka man, pwede kang, kahit wala kang ginagawang bagay, kahit tahimik ka, kung gusto kang pagtripan ni Lisa dahil gusto niyang demonyohin ang buhay mo, pwede kang gawan ng kaso. Then, dahil hawak nila ang gobyerno, magpapapresscon sila gamit ang mga mainstream media na mga bayaran at sasabed, kumbaga kinonvict ka na dun pa lang sa presscon nila. Ganito po kademonyo ang gobyernong ito. So again, ang asylum visa ay humihingi ka ng proteksyon dun sa bansa kasi inuusig ka ng bansang kung saan ka, yung dapat bansa mo yun eh, di ba? Yung lupa mong tinubuan, inuusig ka dahil based on what? Dahil hindi ka nila kakampi sa kanilang mga pulboronik. Okay? Inuusig ka nila. Di ba sabi ko sa inyo, pag hindi ka marunong magnakaw sa paningin ni Lisa at tama ang ginagawa mo, mga kababayan, liligwakin ka or gugurgurin ka sa iyong posisyon. So yun, kaya ang isang tao at ang katulad ni Tevez ay manghihingi o mag-a-apply ng asylum kung nakikita niya na ang gobyerno ni Kuting ay puro pangdorobo, puro pangdurugas. Dahil mga kababayan, magkaiba nga siya. At actually it's not about magkaiba ang ng partido lang eh. Dahil alam niyo na yan na hinawakan na ni Lisa, ni Tambaloslos ang business ni dating negosyo ni Congressman Tevez sa Negros. 'Di ba? So 'yun yung ano mga kababayan, 'yun yung gusto nilang gawin. Kaya naman karapat-dapat lang na humingi ng political asylum ito si Kong Tevez. Sa madaling sabi mga kababayan, ang political asylum ay magpuprotekta sa taong ginigipit ni Lisa dahil siya ay nangangamib, dahil hindi siya mabibigyan ng fair trial. Paano siya bibigyan ng fair trial?
Eh, kinonvict na nga siya through trial by publicity. So the fact na kinonvict na siya ng mismo ng Department of Justice na, na supposedly sila ang what? Institusyon na magbibigay ng hustisya, pantay-pantay na hustisya sa bawat mamamayan, pero sila ay ang umuusig mismo diyan sa mga taong gusto nilang usigin. Nilalagay nila sa mapanganib na sitwasyon. Kaya katulad ni Pastor Kibuloy, minabasa ako dyan. So yun ang ginagawa na tinatamnan na ng kaso, naghahanap sila ng mga peking evidence, peking witnesses para idiin ang idiin dyan. Katulad sa Senate nga kay Pastor Kibuloy, yan ang ginawa din kay Pastor Kibuloy. It's the same thing with Arnie Teves. It's the same thing with me, mga kababayan. Kaya yan ang gusto nila. Kaya dahil nga, siyempre nga, sabi ko nga, vindictive narcissist itong si Lisa. Ang issue, balik tayo kay Pastor Kibuloy, Diyos ko, November pa lang, alam nyo na yan because of this channel. Ngayon, mga kababayan, kailangan proteksyonan ang mga taong ginigipit katulad nga ni Teves through asylum dito sa bansa kung nasaan siya. Kasi kailangan siyang proteksyonan dahil pag baka pumunta ng Pilipinas, igugurguri na siya. Tapos sinasabi ng DOJ, poprotektahan daw nila si Teves, ganito, ganyan, ganyan. Ipapatupad nila ang tama, ang batas. The fact, mga kababayan, na binaboy na nila yung tao, tinrial na nila sa social media, sa mainstream media na mga kasabwat nila, walang fair and square na trial kay Teves. Okay? So yun, mga kababayan. So I hope, looking forward na mabigyan siya talaga ng asylum at yun na maprotektahan niya yung kanyang sarili. Dahil ang gobyernong itong hayop na itong Lisa Marcos ay talagang mahilig gumawa ng kaso o magtanim ng mga kaso, lalo na sa mga hindi nila kaalyado o nakakaapekto ng kanilang what? Ang kanilang negosyong illegal. Negosyong mafia. So, sana maproteksyonan niya si Teves kasi nga delikado yung kanyang situation. Remember, i-connect natin. Ito'y hawak ko mga dokumento. Pero hindi ko na ito isa-isa kasi nabanggit ko na ito. Okay? Ito mga dokumento, marami pa to. Okay? Marami pa itong mga dokumento na ito. Ito yung mga documents na ikinaso, mga desisyon ng court, ikinaso doon sa nanay na pinakidnap ni Lisa Araneta Marcos o aka Lisa Tanas. Actually, nakarating sa atin, galit na galit daw siya na tiyatawag ko siyang Lisa sa Tanas. Kulang pa yung putang ina ka. Okay? So, Attorney Tupacio, kung naririnig mo to convince, okay, Timor-Leste, you have to show the voice, audio voice ni Lisa Araneta Marcos at ang boses ni Bianca Zubel na itong social secretary at itong first lady Ahas ay nakipagsabwatan para mangdukot sila ng minor de edad sa Turkey. Remember that? So mga kababayan, ang ginawa doon ng gobyerno, nakipagsabwatan ang DFA, DOJ, at ang Office of the President at ang Lisa Ahas Satanas at lahat ng mga demonyong kinasabwat nila. Ito, Attorney Tupacio, kung naririnig niyo po ito, isang magandang pruweba na i-present ninyo dyan sa korte ng Timor-Leste na itong gobyerno ay kaya talagang mag-fabricate ng istorya, mag-fabricate ng crime, magtanim bala, magpa-cancel ng passport. Remember, kung natatandaan ninyo ang ating vlog dito sa nanay na dinukot ang kanyang anak noong January 2023. Ang pag-aaway nila ng kanyang asawa ay domestic lang, custodial lang. Custody lang ng mga bata kung kanino mapunta, which is nasa kanya dapat. At saka they're not kasal, di ba? Hindi sila kasal. At kaya naman, ipinakita naman niya na yung nanay na fit, okay? Fit siya maging mother, fit siya na mag-alaga sa kanyang mga anak. Pero dahil ang putang inang Lisa Ahas Araneta Marcos ay isang mafia, isang sindikato, ginawa nila ng, di ba, ang statement nung nanay na binasa ko sa inyo, pati psychiatrist.
lahat mga judge, lahat doon ay nag-participate para lokohin, hindi lokohin, i-fabricate ang istorya na si mother ay unfit to be a mother sa kanyang kids. Kaya gusto nini makuha ni Francis Chua, na kaibigan ni Liza, ang custody sa mga bata. So anong ginawa doon? Para mabigyan ng blue notice sa Interpol, itong international police, itong nanay na kaawa-awa, di ba? Tinamnan ng fabricated what case? O inakusahan ng fabricated crime ng apat na tarpulano na binayaran ni Liza, ni Chua, based po yun sa mga nakuha na kalap nating ebidensya. And later on, imagine mo mga kababayan, yung pinarinig ko sa inyo, balikan natin to. Kailangan mapabalikan natin to. Sa mga kapapasok lang. Imagine nyo dito nagsimula noong February of 2022 nang hindi pa presidente si Kuting, ito mga kababayan, nang si Liza Araneta Ahas Smugs, smug for smuggler, ay tumawag sa asawa ni Teddy Boy Locsin Jr. na si Louie o Maria Lourdes Barcelon para i-push o distrong ka rin ang mga papel o pabilisin, i-extradite. Mga palangga, i-extradite itong, maliban sa i-extradite, i-expedite pa yung mga papeles para tuluyang makuha yung nanay at ang kanyang mga anak. Pakinggan niyo muli ang boses ni Liza. Attorney Tupacio, i-present niyo po ito sa Timor-Leste. Ito ay matibay na ebidensya na dapat lang nabigyan si Tevez ng asylum, political asylum visa o protection ng Timor-Leste. Dahil ito nga si Liza, kayang magpadukot ng mga bata. Listen to this again. Hi, Louie. How are you? I'm here in Bacolod, campaigning for my hubby, look. With Marie Chris and a bunch of gay people. But anyway, the reason why I called you is I have a favor to ask you. We gave all the documents, not to Mila, but syempre iba pa tumawag ka. A good friend of ours, Francis Chua, basically has a problem in Istanbul, in Turkey. So he went to court. The judge issued an order in his favor. So now we're just having everything authenticated so that it can be served in the embassy in Istanbul, right? So Mila has all the documents. I won't bore you with the details, but if you could call Mila and just give it a little push. Everything's above board, don't worry. I'm very good at that. But yeah, that's it. So I hope to see you soon. Okay, so di ba narinig nyo mga kababayan? Paulit-ulit, kailangan natin paulit-ulit na sasabihin, Attorney Tupacio, pwede mong gamitin yung boses na yan. Siguro, lahat ba na narinig nyo na yon? Narinig nyo na yon? Kung hindi, balikan nyo yung mga video natin nakaraan. Di ba ang arte-arte na yung hello, how are you? Gaganon-ganon pa siya, di ba? I'm here in Bacolod campaigning for my happy look. No bigaon. Diba? Ang arte ng buhaka ng ina, hindi naman bagay sa corduroy niyang mukha. So, bilisan na lang natin. Yung dahilan ng pagtawag niya uli, Attorney Tupacio, kung hindi mo pa naririnig, ay what? Inuutusan niya ang asawa ni DFA DFA Secretary Teddy Boy Locsin Jr., ang asawa niya na i-push itong mga papeles na inayos niya na o phoenix niya. Sabi niya nga doon sa huli, okay? Sinasabi niya doon sa kay Louie o Milagros, Milagros. No, not Milagros. Lourdes pala, yung Mila pala yung Milagros. Sabi niya na, just give a little push. Everything is above board. Inaplansya niya na lahat ng mga papeles. Na-fix niya na. Don't worry, I'm very good at that. O, di ba? Fixer talagang putang inang ito. But yeah, that's it. So I hope to see you soon. Arte-arte siya. So dito mo makikita, mga kababayan, Attorney Tupacio, sabi ko, kung narinood ka, pwede nyo itong gamitin sa korte ng East Timor na dangerous talaga na umuwi si Tevez sa Pilipinas kasi pwede siyang gurgurin. Pwede siyang patayin ng gobyerno, mga kababayan. Ito nga eh, tinamnan. Itong kawawang nanay na tumakas dahil
endanger ang kanyang buhay sa kamay ng kanyang asawa, umalis siya sa Pilipinas na wala naman siyang kaso. So ang ginawa ni Lisa Ahas, nung sila na ang presidente, dahil hindi na isa katuparan yung unang attempt nila para i-dukutin itong mga bata at kasama yung nanay, dahil maaaring, sabi ko nga, maraming alam siguro itong nanay na ito sa illegal activities, which is nabanggit naman niya doon sa ano, nabanggit naman niya sa kanyang letter, di ba? Again, mga kababayan, kayang manipulahin nila ang batas dahil mismo nakipagsabwatan ang DOJ, DFA, ang Office of the President, ang opisina ng putang inang Lisa Ahas niyan na binukulan ni Kuting. Sabi ko, buti hindi pumantay ang paa niya. Hayop siya. Buti na, I mean, sana pumantay ang paa. Ngayon, mga kababayan, nag-fabricate sila ng crime sa nanay na yon. Apat na taong binayaran ng mga ginayupa, according to our source. Okay? So, ibig sabihin, kaya talagang gumawa, mag-fabricate ng story o i-convict ang mga taong gusto nilang i-convict katulad ni Tevez. Yan ang number one, ang tawag dito? Dapat tignan ninyo. So, I hope magkaroon siya ng asylum. Kasi yun din ang ginawa nung nanay. Nag-apply siya ng asylum visa. Nag-apply siya ng asylum visa Turkey. At you know what? Eto ha. Yung apat na nagkaso dito sa nanay, noong February 8 of this year, dahil hindi nga nabayaran, hindi binigay ni Lisa Ahas Satanas at ng kanyang mga kasabwat yung pangako nilang bayad dun sa apat, according to my source, to my Puting Ahas, mga kababayan, ay nag-withdraw. Imagine ninyo kung gaano kademonyo si Lisa. Pinahirapan niya yung mag-ina, tinromatize niya. Kinansel ang passport nung nanay. Canceled ang passport ngayon. Dahil dito sa fabricated crime nila. Kinansel, pinahirapan, nilagay sa Interpol. Kinasuhan ng large-scale illegal recruitment. Then, estafa. Yun yung na-withdraw na nga. Ilang taon, 22 years, ni pinahirapan ni Lisang Hayop at ng mga kasabwat niya ang nanay at ang mga anak na walang kalaban-laban at tinaniman ng kaso, nagbayad ng mga tao para kansilahin ang passport. Ngayon, actually, kaka-verify ko lang, na-canceled nga ang passport nitong nanay. Ngayon, nasa Europe siya. See? Kaya ito'y connect, you know, paano si Tevez magkakaroon ng fair square? Mismo ang putang inang Marcos Jr. at ang asawa niyang Hindot, na pinakamasama, nalagpasan si Satanas, dapat mag-retard na si Satanas, mga kababayan, tag nyo si Attorney Topacio, e-present nyo ito. And also, mga kababayan, yung for 2 years na ginawa ni Lisa Satanas, dahil siya ang mastermind ng kidnapping, ng extraction, narinig yung boses niya. At ito pa, para hindi natin nakakalimutan, palangga, huwag kayong makalimot. Kahit araw-araw, huwag kayong magsawa. Wag na wag kayo magsawa. Ito, to confirm, to verify, para patotohanan, para ipatunayan sa inyo mga kababayan na February of 2022, yun ang boses ni Lisa na pinarinig ko sa inyo na nakiusap siya sa asawa ni Teddy Boy Loxie na i-push o i-expedite ang mga papeles, expedite the papers to extradite the mother and the kids. Then, true enough, mga kababayan, nung sila na ang nakaupo, ito na ang patungkol again sa extraction na kasabwat din ang social secretary ni Marcos Jr. na si Bianca Zobel Araneta. Ito, ay Zobel Araneta, sorry. Bianca Zobel lang pala. Tangina kasi mga apelyedong yan. Mga kawatan, kaya alam mo yun. To. Liz, hi. Sorry to bother you, but I just got a call from Thor and they're a bit concerned because they've gotten an order daw that the chief of ISAP is supposed to be changed by Tuesday, and there are people that are out to do some extraction. If it's possible to just keep the ISAP as is daw para hindi ma magulo yung extraction kasi 2 weeks pa yata or something like that. Or please call Thor. I might be saying the wrong things, but
Thor needs some needs help from you. Thank you. Liz, hi. Sorry to bother you, but I just got... Okay, narinig yun na, di ba? Okay. So ngayon, mga kababayan, doon sa message na yun, nung nakaupo na sila, mismo nakita ninyo na si Lisa Araneta Ahas Marcos ang nagdedesisyon kung sino ang papalitan, sino ang iupo sa ISA o sa iba pang mga ahensya ng gobyerno. Kung narinig ninyo, tinatawagan ng Social Secretary ni Kuting, si Lisa Ahas Araneta Marcos, na i-hold muna ang pagpalit o pagpalit ng ISAP chief. Okay? Dahil naka-out na ang mga kidnapper na inutusan ni Lisa Smugs, yung extractor sa Istanbul, Turkey. See? Coming yan sa bunganga ng Social Secretary about extraction. You Google the word extraction at ibibigay sa iyo ay by force. Diba? Pag nagpa-extract ka ng ngipin, ginagamitan ng force. So ano ini-extract nila doon? Hindi naman ngipin. Ang ini-extract nila, tao. So illegal dahil nga nakipagsabuatan. So ngayon mga kababayan, Attorney Topacio, I'm talking to you. You present this video sa Timor-Leste na supporting na hindi na natatakot kayo na makauwi si Tevez, si Congressman Tevez, kasi pwede siyang gurgurin, ipagurgur ng gobyernong ito. Malinaw pa sa sikat ng araw yan, mga kababayan, ang boses nila, kahit ipaporensik yan, sila yan. Sila yan, mga kababayan. Si Lisa yan at si, tawag dito, si Bianca Zobel. Ngayon, yaan ang pwedeng makita ng Timor-Leste government na to approve the political asylum ni Congressman Tevez. Kung sana nakikita natin na ang gobyerno ay talagang walang kinikilingan, may fair trial, ako mismo sasabihin ko kay Congressman Tevez, kung Tevez umuwi ka, magtiwala ka sa batas. Just trust the process. Pero how can you trust the process, mga kababayan? Kung mismo ang First Lady Ahas, ang Office of the President, ang Department of Foreign Affairs, ang Bureau of Immigration, ang Philippine Consulate General, hindi naman lahat, yung Turkey, ay nakikipagsabwatan para mangdukot ng kabataan o magdukot ng nanay na tinamnan nila ng kaso. So yun, walang, mga kababayan, sabi ni Richard Gamer, bitayin si Kuting at sila sa taas, Holy Week, walang kaluluwa. Oo nga, Happy Holy Week mga palangga. So yun ang gusto natin ipaalam sa kay Attorney Topacio. Napakalaki, Attorney Topacio, kung gusto mo pa ng ibang ebidensya, I think that's the mabisang ebidensya na yan. O also, Attorney Topacio, kung napanood mo yung 5-minute video na pang-aabuso ni PIDEA Chief Moro Bergilio Lazo, papahinga kayo ngayon, hindi ko ipagpapahingin. Tangina ninyo. Right? So, yung 5-minute na inabuso niya, si Attorney Delgado, na dating Director 2 sa PIDEA, ipakita niyo yan kung gaano kababoy ang gobyerno natin. PIDEA Chief, ipakita niyo din si Acorda na ginipit ang isang vlogger na si General Macanas. Oh, by the way, you follow the general's view. Okay? Diba si General Macanas may the general's opinion? Meron siya bagong YouTube, the general's view. Alright, hi po. Okay? Ayan, tulad niyan. Kinason, ipakita niyo yan, Attorney Topacio. Hindi ko kinakampihan si Congressman Tevez. Diba? I don't know him. Pero hindi ko kinakampihan si General Bantag. Oh, ngayon, hindi na makita si General Bantag. Pero dahil sa bakas, you know, footprints ng kasamaan, bakas ng pagiging mafia at sindikato ng Marcos Jr. ni Remulla, abay, dapat lang na hindi kayo magpapausig sa mga yan. Dahil walang fair na pag-uusig o trial sa kanila dahil sila mismo ay kasabwat sa pangdukot. The moment na sila ay kasabwat sa kidnapping, mga palangga, how can you trust that government? Thank you.